Praise God, hallelujah. Bless you in the name of the Lord Jesus. To God be the glory, because His mercy endureth forever. Ito po yung lingkod, Pastor Lolito Maca, Apostolic, Believers of Christ. So, magandang gabi po sa lahat sa oras na ito. Lubos po salamat sa Panginoon sa pagkataon na ito, mga kapatid. Ito po ating YouTube channel. So, ito po ay ginagamit po natin, mga kapatid, sa pag-share po ng salita ng Diyos. So, huwag natin kalimutan. Kung nais natin na bawat araw po may update po tayo ng salita ng Diyos tungkol po sa kaligtasan, so subscribe lang po and like and share lang po sa ating video sa oras na ito. Ito po yung lingkod, Pastor Lolito Maca. Manatili po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pinapangaral po natin ang salita ng Diyos na ating mga nalalaman paano ba talaga ang dapat gawin natin tungkol po sa kaligtasan. So sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay magpasalamat na lubos sa Panginoon, lalo na po sa bawat isa ngayon sa makatingin sa ating video na ito. Ito po ang gagamitin po natin, mga kapatid, na may bawat araw ma-subscribe po natin ito, like and share lang po sa update po tayo sa salita ng Diyos sa bawat araw upang po na mag-isa po tayo sa kaligtasan. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, patuloy po tayo na binibigyan ng pagkataon, sapagkat sinasabi po sa Amos in chapter 8 verse 11 up to 12, mga kapatid, na ito po ay sinabi ng Panginoon na darating na araw ipadala niya sa lupa ang kagutmanan. No? Kagutmanan po, mga kapatid, at kauhawan, hindi po kagutmanan sa tinapay kung kauhawan sa tubig, ito po ay kagutmanan sa pakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Then sa verse 12 po, sinabi sa verse 12 na at sila magsisilaboy dagat at dagat at mula sa hilagaan hanggang sa silangan, sila ay magsisitakbo paraot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon, ngunit hindi na nila masumpungan. So ito, mga kapatid, ito ngayon ay gagamitin natin, itong YouTube channel natin na may pagkalubatin ng Panginoon pagkataon, na ito po ay bawat araw po tayo maka-update tayo sa palibagong aral ng Diyos upang na bawat araw nalalaman talaga natin ang nararapat sa ating pamuhay. Importante, mga kapatid, tanda po natin na ang Panginoong Kristo po, siya po ay nangaral sa sanlibutan, na siya po ay nag-ministry na po ng umpisa ng ministry sa Mateo 4, versikulo 17, mga kapatid, na ito po ay pinapangaral ng Panginoon na magsisina tayo sapagkat malapit na po ang kaharian ng langit. So yun ang ibig sabihin, mga kapatid, hanggang ngayon, ganun din ang pangaral natin, magsisina po tayo, sapagkat yun po ang sinasabi ng balaklat din, no? Na dapat magsisina po tayo sapagkat napakahalaga po, mga kapatid, na ang salita ng Diyos, hallelujah, ay pahalagaan natin sa ating bawat isa, sapagkat ang salita ng Diyos, ito pinabigay sa atin ng kaligtasan sa pamagitan po ng aral ng mga apostol, sapagkat ang sinasabi po sa 1 Corinthians 15 in verse 1 up to 2, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na inyong na aking pinapangaral, na iyo naman tinatanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Sa verse 2, sa pangitan naman ito, iligtas kayo kung matyaga ninyong iniingatan ang salitang pinapangaral ko sa inyo, maliban kung kayo'y nagsisimpapalataya na walang kabuluhan. Mga kapatid, mahalaga po itong ating pag-aralan. Sa bawat araw, updated po tayo sa ating palibagong magandang balita ng salita ng Diyos na bibigay po sa atin ng kaligtasan. Sapagkat ito po napakalaga, mga kapatid, na itong salita ng Diyos, ipapangaral talaga natin, sapagkat managot po tayo ng kaluluwa ng tao kapag alis sila sa limbutan na hindi po nila mapakinggan ang salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, sa Ezekiel 3:18, ganito po mabasa natin, mga kapatid, na ang salita ng Diyos sinasabi po rito, pagka aking sinasabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamatay at hindi mo pinangunahan siya. Oo, nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay, at gayong masamang tao mamamatay ng kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Mga kapatid, talagang ginawa po natin ito bilang na tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon na lingkod po niya, at ito po ay gagawin natin, mga kapatid, sa bawat araw, sapagkat
Mananagot po tayo ng kaluluwa ng ating kapwa kung itong salita ng Diyos, hindi po natin ito pinapangaral. So, naway, pagkaluban tayo ng Panginoon, mga kapatid, like and share lang po sa ating video dito po sa ating YouTube channel. Ito gagamitin po natin, mga kapatid. Subscribe lang po, mga kapatid. Abot tayo ng 1,000 subscriber. So, maka-update na tayo bawat araw ng salita ng Diyos. Bawat araw talaga, mga kapatid, luluobin ng Panginoon. Hindi ko pinapangako, pero gagawin talaga natin araw-araw, mayroon updated tayo na tungkol ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Naway, pagkaluban tayo ng Panginoon, mga kapatid, inuulit ko nga na huwag natin kalimutan, subscribe lang po, like and share lang po. Sa 1,000 na subscriber po, makapasok tayo sa YouTube at saka sa Facebook man. Sa anong paraan, makapag-share po tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat ito po'y biyaya ng Diyos para po sa atin. Nais natin kaligtasan, so huwag natin kalimutan, naway, like and share lang po at saka subscribe lang po natin, mga kapatid, itong ating YouTube channel, sapagkat mapakinabangan natin ito, mga kapatid, sa bawat araw. Ano ba dapat natin gawin tungkol po sa kaligtasan? Sinabi po ni Apostol Pablo in 1 Corinthians in chapter 9 in verse 16 na kung pinapangaral ko man ang magandang balita, hindi po itong hulugan na magmalaki ako sa aking sarili, sapagkat ito po'y aking katungkulan, sumpain ako kung hindi ko ipinapangaral ang magandang balita. Kaya mga kapatid, pinapangaral natin ito sapagkat ito po'y katungkulan natin. Tandaan po natin na ang Panginoon hanggang ngayon nagbigay po sa inyong pagkataon na sinasabi po sa Ezekiel 3:20, muli pagka isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, ako'y maglalagay ng katitisuran sa harapan niya at siya mamatay, sapagkat hindi mo siya pinangunahan, siya ay mamatay ng kanyang kasalanan, ang kanyang matuwid na gawa ay hindi ko na alalahanin pa. Ngunit ang kanyang dugo ay siyasyating ko sa iyong kamay. Kaya mga kapatid, hindi pwede na kami mga lingkod ng Panginoon, matutulog po kami ng pangaral ng salita ng Diyos. Bawat araw talaga, mga kapatid, updated po tayo ng salita ng Diyos. So, huwag natin kalimutan, sana lulubin ng Panginoon, makapagawa po tayo sa bawat araw na ating video dito po sa YouTube channel. So, bawat araw talaga, updated po tayo tungkol po sa kaligtasan. Ito po yung lingkod, Lolito Maca, Apostolic Believers for Christ Corporation, mga kapatid. Sa pamagitan nito, mag-iisa po tayo ng pangako ng Diyos na yun po siya nasabi niya sa John in chapter 14 in verse 1 up to 3. Huwag mabagabag ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, sa bahay ng aking ama, maraming silid. No? Na kung wala man, hindi ko sasabihin sa inyo. Sinabi nito, sapagkat paruroon ako upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Verse 3, at kung pumaroon at kayo'y ipaghanda ko na ng kalalagyan, muli ako'y paparito at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon din kayo, mga kapatid. Ito po ang salita ng Diyos. Totoo po ito. Dapat maniwala po tayo sapagkat yung pundahilan na parito anak ng Diyos upang iligtas tayo, mga kapatid, sa sanlibutan na ito. In John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sa kanyang kagandang loob, mga kapatid, pinaparito po ang kanyang kaisang anak upang sa lahat ng sumampalataya ay hindi mapahamak kundi ang makaroon tayo ng buhay na walang hanggang sa sumita natin panampalataya. So mga kapatid, naway pagkaluban tayo ng Panginoon, like and share lang po sa ating YouTube channel sapagkat kung abot tayo ng 1,000 subscriber, ito po ay bawat araw talaga updated po tayo ng salita ng Diyos, ipangaral natin katotohanan sapagkat ang katotohanan na magpalaya po sa atin. In John, in chapter 8:32, and you will know the truth, and the truth shall make you free. Mga kapatid, malalaman natin katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo na may pagkaluban tayo ng Panginoon na pagkataon sa bawat araw. Updated po tayo, mga kapatid. Bawat araw talaga, mayroon tayong updated tungkol po sa kaligtasan. Hayaan natin ang relihiyon, sapagkat ang relihiyon, hindi po yung kasali ng kaligtasan, sapagkat sa araw ng paghatol, mga kapatid, wala nang tanungan doon sa harapan ng Diyos kung anong relihiyon. Importante, sa pamumuhay po natin, mga kapatid, alam po natin ngayon paano tayo maging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya sinasabi po niya sa Lucas, mga kapatid, Kapitulo 6, versikulo 47-48, ganito po ang mabasa natin, mga kapatid, ayon po sa salita ng Diyos na sinasabi niya na sino po ang nararapat na ipasabihin natin
kanyang ipagmalaki, no? Ganito po ang mabasa, Lucas 6:47. Ang bawat lumalapit sa akin at pinapakinggan ang aking salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung kanino siya matutulad. Sa verse 48, siya ay matutulad na isang taong matalino na nagtayo ng bahay, humukay ng malalim, inilagay sa ang patibayan sa bato. Nang dumating ang isang baha ay hindi mapanas, naagos ang bahay na iyon at hindi makikilos sapagkat natitirik na mabuti. Ito mga kapatid, kung nakikinig tayo daw at gumagawa, matutulad tayo isang taong matulino nagtayo ng bahay sa ibabo ng bato kung pundasyon. So makinig tayo na at gumagawa. Subalit sa 49 sinasabi, tatapuat ang dumirinig na hindi gumagawa, matutulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa lupa. Walang patibayan laban sa iyon, hinampas ng agos, pagdakay ng iba, at malaki ang kiging kasiraan ng bahay na iyon. Ito po ang relihiyon na dinescribe dito. Kapag nakinig lang po tayo, nakinig din tayo, wala tayong ginagawa, hindi tayo tatanggapin ng Panginoon sa kanyang kalatian. So, ang importante makinig at gagawin natin ang napakinggan. Kaya mga kapatid, ulit ko nga, like and share lang po, subscribe sa ating video channel, dito po sa ating YouTube channel. Itong video po natin sa bawat araw, updated po tayo mga kapatid. Huwag natin hayaan itong salita ng Diyos na ating pinag-aralan, ay hindi po natin mapakinabangan. So, totoo talaga, bawat araw, updated po tayo. So, subaybayin yung Facebook ko mga kapatid, i-share lang ninyo, Lolito Maca. So, lahat ng mga video natin dyan, makikita ninyo ating pag-share ng salita ng Diyos. Marami tayong matutunan at saka hindi natin pinakialaman ang relihiyon. Sapagkat ang relihiyon, anong reliyon? Tanggap ng Diyos yan. Tanggap ng Diyos yan, mga kapatid. Ang gawa ng tao ang napakahalaga. Kasi ang tao po ang hatulan, hindi ang reliyon, hindi ang simbahan. Ang tao na nagtatayo sa ibabaw ng pundasyon ng Diyos, paano natin itayo, mga kapatid? Ang iglesia ng Diyos, na yun po sinasabi, mga kapatid, hallelujah, sa 1 Corinthians in chapter 3, in verse 10, ganito po ang mabasa natin, biblical po ito, mga kapatid, ayon ang sinabi ng Apostol Pablo, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad na matalinong tagapagtayo, inilagay ko na ang pinasasaligan at iba ang magtatayo sa ibabo nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano magtatayo sa ibabo nito. So mga kapatid, open po. Ang iglesia ng Diyos, nakatayo na po yan. Apostolis po nagtayo, Apostol Pablo, mga apostolis. Pero mag-ingat daw tayo kung nasa magtayo sa ibabo ng pundasyon na yan, sapagkat wala ng ibang pinasaligan sa verse 11, sapagkat inuman hindi na naglalagay ng iba pang pinasasaligan, kundi nalagay na si Jesucristo. Kaya kung ang pundasyon natin si Kristo, tayo talaga ang nakatayo sa ibabo ng iglesia ng Diyos, mga kapatid. At napakalaga po. Ulitin ko nga, don't forget, subscribe, like and share lang po, sapagkat ito po ay napakahalaga. Gagamitin po natin itong YouTube channel natin, bawat araw, updated po tayo ng salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, ang humihingi ng pangsabihin natin panahon, sana bigyan natin ng Panginoon pagkataon. So ito mga kapatid, malaga po ito sapagkat tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa natin, at saka dapat lang, mga kapatid, ay atin po itong supportahan lang po natin itong mga kapatid, YouTube channel natin, sapagkat napaka-importante po ito para sa ating kaluluwa. Hayaan mo yung iba, ano man ang pake nila, pero itong ating pake mga kapatid, salita po ito ng Diyos. At sa pagitan nito, lalaganap ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan, ayon pa sa sinasabi niya sa Mateo 28:19, magsiyaw sa buong sanlibutan, turuan ng lahat, bautismuhan sila, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa verse 20, at ituro ninyo ang lahat na sinasabi ko sa inyo at ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Naway, huwag tayong mag-atubili. Suporta lang po tayo sa YouTube channel na ito sapagkat salita ng Diyos ating pinapangaral. Hindi po tayo nanghingi ng pira. Ano man ang kapalit ay importante ang salita ng Diyos. Kaligtasan ating kaluluwa ay makamit po natin. Maraming salamat po sa tagubusubaybay sa ating YouTube channel. Ito po yung lingkod, Presito Maca, Apostolic Believers of Christ Corp. Yung magsasabi, grace, mercy, and peace be with you us. Amen.